So mga idol, sana itong video tutorial ko na to ay makatulong sa inyo. Bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pangako ko na magano po ako ng reformatting ng Windows 10 at saka Windows 7. Pero unahin na natin si Windows 7. Pero sana panoorin niyo po yung kabuuan ng video tutorial na to kasi ito po yung step by step. Wala po akong lalagpasan, medyo mahaba nga lang po yung magiging video tutorial natin kasi ihimayin po natin kung paano natin siya i-reformat magmula po sa reformatting, paggawa ng partition, tapos nun paano po natin i-minimize, tatanggalin yung mga Windows update para po hindi po nag-a-update ng nag-a-update yung ating computer. Paano po natin siya lalagyan ng Chrome? Paano po natin siya lalagyan ng driver? So sana po panoorin niyo yung buong video na to kasi pag hindi niyo po pinanood, useless po. Mahaba man po yung ating video pero sisiguraduhin ko po sa inyong may matututunan kayo at talaga makikita ninyo. Kasi kung puputul-putulin ko po, meron po tayong lalaktawan o lalagpasan. Baka yun po yung maging dahilan kung bakit hindi nyo po makuha ng perfect yung pagre-reformat ng ating computer o ng ating PC, personal computer. Kaya gagawin ko po para mas maging maganda siya, pukumpletuhin ko. Bagamat mahaba, pero sure ako sa inyo na matututunan nyo at makukuha nyo ng tama na proseso yung ating pagre-reformat. So mga idol, huwag nyo po sanang kakalimutan, pakihit yung notification bell, subscribe po tayo, like and share na rin po natin sa ating mga kaibigan para po maski pa paano makatulong din po tayo sa kanila. And then para po makaano na rin po tayo na makadami na rin po ako ng subscriber. Joke lang. Pero sana po magustuhan nyo itong tutorial video na to. Maraming maraming salamat po. Abang po tayo, tutok na po. Ito na po, sisimulan na po natin. Good afternoon po mga idol. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo paano po mag-reformat ng Windows 7 at kung maabot pati yung Windows 8, ay Windows 10. Ayan ako sa inyo. So ngayon po kasi kung makikita nyo, binuksan ko na po yung ating computer, linagay ko na rin po yung ating USB. So mga idol, iyan ko na lang po ito sa inyo para mas ma-exe yung video. Iyan natin na napakita ko sa inyo paano yung proseso. Itututok ko na lang po siya sa monitor mga idol. So babalikan ko po kayo. Iyan po natin itong video na ito para may dire-diretso po natin. Idol, ito ganito. So nakabukas na yung ating computer. So pagkabukas niyan, ito po yung ating USB o yung ating OS na Windows 7 or Windows 10. So gagawin lang po natin ito, ipasok lang po natin doon sa ating USB port. Ayan, ipasok lang po natin siya doon sa USB port. So ayun, pinasok na natin sa USB port. May lalabas po niyan dyan para kung ano, i-read niya po ang ating pamboot. Ayan. So ayun po, lumabas po yung ating pamboot. So okay siya. Gagawin po natin, punta tayo sa restart. Tapos dun yung sa may shutdown, sa may gilid, may arrow yon. Makikita nyo yung restart po. I-click nyo po yan para mag-restart ang ating computer. Tapos pindutin nyo po yung F10, F12, and delete. Kasi minsan nandiyan dyan lang po sa tatlo na yan yung pangboot para mag-boot po yung ating computer. O yung ating desktop, o yung PC, o laptop. So pagka napunta na po tayo sa boot section, so ayan na po, napunta na po tayo sa ating boot section. So ang gagawin lang po natin, punta po tayo dito sa ating boot. Diyan. Hanapin po natin yung priority. Ito yung boot option priority. So kung makikita nyo, yung ating hard drive siya ang priority pa doon. So enter nyo po yon, hanapin nyo po si SanDisk. Si SanDisk ang kukunin natin. So ayun. So tapos noon, punta po tayo dito sa ating hard drive. Enter nyo po nun yun. Kailangan po si SanDisk po ang i-priority natin doon. Kunin po natin yon, tapos dalhin po natin si SanDisk. So si SanDisk na po ang nandoon. So babalik lang po tayo nyan doon sa dati. So tignan nyo po doon, select screen. Enter to select, change option, general health or that, or etc. etc. So iganon nyo lang po nun yun, babalik tayo yung exit po ang ano yun yun. So balik po tayo dito. So tanggalin po natin si UEFI SanDisk kasi yan po iba pong format yan, ibang program yan ng ano ko,
So, babalik po tayo doon. Boot priority po natin si Sandis. So, ayan po. Naka-boot priority na po si Sandis. So, pindutin po natin ang F4. Pagka-pindut po natin ang F4, i-enter po natin yung yes. Sabi niya, save to configuration and reset. So, mag-yes po tayo dyan. Tapos may lalabas po dyan. Magpa-flash screen natin na press any key. Mag-press lang po tayo ng any key nun. Enter or ano. Press natin yung enter para pumasok po yung ating Windows file. Ayan na po yung ating OS. So, papasok na po yung ating OS nyan. So, ayan na po siya. So, pumapasok na po yung ating OS. So, ayan na po siya, mga idol. So, ayan na po. So, nakalagay dyan. O, kung ano man yung mga pipiliin nyo. So, gagawin natin dahil English, United States, US. So, okay na po yan. Huwag na po natin papalitan yan. So, magne-next lang po tayo dyan. So, nakalagay dito kung repair, what you know about installing Windows. So, huwag na po yan kasi yung repair, okay naman po yung ating computer. Punta na po tayo dito sa ating install now. Click nyo po yon. So, ganyan lang po mga idol. So, antayin lang po natin yan. At maya-maya po yan, may lalabas na po dyan. So, pipili na po tayo sa ating OS kung ano yung gusto natin. So, halos dito sa ating OS is, hindi pa siya 64-bit, no? 32-bit pa po to. So, i-okay na rin po natin to. Dito na tayo sa Windows Professional Ultimate. Ito na po ang ating gamitin. So, yan po, pasensya na po kayo, yung aking OS eh 32-bit lang po. Kasi yung isa, mali yung nasaksak nating USB. Ito po kasi yung aking 64-bit. So, nakalimutan ko. So, ito na muna po yung isa-sample natin yun. 32-bit. Kasi ito ang OS na meron ako. Pero same lang to. Kahit na po ano pang anong yan nyo. So, ito na po, kung ano yung ano na yan. I-click nyo lang po yung box na to. Accept, and then next. And then, wag po kayo magano doon sa may upgrade. Dito po tayo sa customize. So, naka-custom na po tayo. Ang gagawin lang po natin, drive option. So, punta po kayo doon sa pinakataas, delete. Tapos, yung sa baba, delete. Tapos noon, delete. Para ho, ang tawag po dito is clean reformat. I-clean reformat po natin siya. So, delete. So, tinanggal po natin lahat ng partition natin. So, na sa 500 gig po na ating hard drive ang natira kasi meron po tayo dyan na system reserve. So, 465. So, yung 35 na ano natin, system reserve yon. So, pagdating dyan, i-click natin to, then new. Gagawa tayo ng bago, di ba po? Yan natin. So, gawin natin, tanggalin lang po natin yan, remove natin to. So, kung ilan po yung partition na gusto natin gawin. So, gawin natin siyang, kung 46 po yun, gawin natin siyang 200,000. 246. So, i-apply po natin yan. So, ensure Windows. So, ayan po. I-apply lang po natin yun yun. So, meron tayong 100. Tapos, meron pa tayong natitira. Ito po, masyado na pong malaki to kung tutusin yung ating 192 na to. Kasi ito po, system lang po to. System reserved tong 100 na to. Pero, i-format na po natin yan. Babalikan nyo, format nyo. Tapos, ito yung ating OS nyan. So, i-format nyo na rin po. So, yung primary po natin, ito. So, ito po. Para po maging primary din po to, gawin nyo po yung new. And then, apply. So, gawin nyo, format nyo lang din po nun yun. Okay. So, nakaganyan na po siya. Pinormat na po natin. So, dito po natin nilalagay ang ating OS. Kasi yun po, ay ang ating system reserve. So, na-format na po siya. So, magne-next na po tayo. So, papasok na po yung ating OS ngayon.
Diyan na po pupunta si Windows 7. So, medyo matagal-tagal lang po yan. Antayin po natin ng konti. Ang pinakamahalaga lang naman po sa pagre-reformat, meron kayong tools, meron kayong OS or meron kayong USB na may laman na pang reformat na kung anong Windows ang kailangan nyo. Kung Windows 10, Windows XP, Windows 7, yun lang po yung mahalaga nun. Tapos, antay lang po tayo nyan. So, medyo may katagalan po yan. So, ganyan lang po ang ating pagre-reformat, mga idol. So, waiting-waiting lang po tayo. Hanggang sa mabuo po yan. Bali, yung ipapakita ko po sa video tutorial na to is yung kabuuan po kung paano po tayo makakapag-reformat. Medyo buo po, hindi ko po puputulin para makikita ninyo, walang shortcut, walang nalagpasan. At least step by step na makukuha ninyo kung paano mag-reformat. Kung paano natin siya iano. Tapos susunod po, yung ating Windows 10. Yun naman po ang ituturo ko sa inyo kung paano natin siya ipapasok yung Windows 10. Tapos, iano po natin yung dual OS. Kung paano po tayo magpapasok ng dual OS. Papakita ko po lahat yun. Although, bihira lang po yung gumagamit ng mga dual OS. Kasi kadalasan, isa lang po talaga kung ano yung gusto nilang iano na OS sa kanilang computer. Siyempre nga naman, nakakalito nga naman pagka dual OS ka pa, isa lang naman talaga yung pinakamaganda. Kaya lang yung iba kasi, mas friendly use po kasi yung Windows 7 kesa sa Windows 10. Pero same lang po yun, wala pong mababago sa computer nyo kahit ano pa pong Windows ang ilagay nyo dyan. Although yung sinasabi nung iba, yung mas bumibilis daw, sabi nung iba, napapansin nila yon. Pero para sa akin, parang same lang po. Yung compatibility lang po talaga sa board. Kung ano po yung ano. Kaya halimbawa, kung ang inyong processor is Athlon, yung luma, DDR2, tapos lalagyan nyo ng Windows 10, hindi niya naman din po kakayanin yon. So, pang Windows 7 lang po nun yun. Kaya dapat i-ano rin po natin kung ano po yung ating processor o yung, ano yung specs ng ating computer. So, mga idol, medyo matagal-tagal po yan. So, sa ating video tutorial, baka i-pass forward po yan. Pero mas maganda po kasi yung wala ka tayong lalagpasan para makikita nyo po lahat kung ano pa paano ang proseso So, tiis-tiis lang po tayo mga idol. Kwentuhan lang muna tayo. Ang pinakamatagal po dyan ito. Itong installing update. Tsaka yung installing features. Pero yan, medyo mabilis lang po yan. Tapos po yan, hindi po ko muna kapag-reformat na tayo, is okay na po. May mga ginagawa pa po dyan kapag ano, meron pa po yan na tinatawag na pag-minimize o maximize ng ating mga options sa ating OS. Kasi minsan po, kare-reformat nyo lang tapos bigla-bigla nag-update na po siya pagka nakalagay na po sa internet. So, kailangan po i-minimize po natin yon. Kailangan po nating tanggalin yung mga dapat hindi natin nagagamit naman. So, ayan na po. Nag-restart na po siya. So, mabilis lang naman siya ngayon. Hindi na natin kailangan anuhin. So, press any key. Ay, shit. Bumalik tayo. Dapat po pala hindi ako nag-press any key doon. Sorry. Mga idol. So, mga idol, pabayaan nyo lang siya mag-restart. Wala po kayong pipindutin pagka may lumabas na you have to press or ano. Just pabayaan nyo lang siya. Mag-restart din yan, tapos pabayaan nyo lang.
na may lalabas dyan, press any key. Wala po kayong pipindutin, hindi ka mukha po nung una, may ano, press any key. Sa pangalawang booting niya po, wala na po kayong pipindutin na press any key para hindi na po papasok yung ating ano, OS na ano, kasi naka-reformat na po siya niyan. So ayan na po siya. Lalabas na po yung ating Windows. So yung setup and updating registry settings na lang po niya yan. Yan na po yung ano nun, dediretso. Basta tandaan nyo, sa unang boot, press any key. Sa pangalawang booting, wag na po kayong magpipindot. Wala na po kayong pipindutin na kahit ano. Pabayaan nyo na lang po nun yung ano. Kusa po siyang lalabas. Nagko-complete na lang po yung installation niya nun. So, ganun lang po yan. Medyo nakakalito lang po yan sa umpisa, pero pagka araw-araw ninyong ipinapractice yung pag-reformat o lagi ninyong nagagawa, wag nang araw-araw, yung napapractice ninyo siya, masasanay na rin po kayo. Tandaan po ninyo, sa bawat PC, iba-iba po yung specs niyan. Kamukha nito, A4 po yung ginamit natin. Yung processor nito is A4 na AMD, yung board niya is Emax. So, minsan yung Emax po kasi medyo maselan po yung board na yan. Mahirap po talagang magpapasok ng OS dyan. May UEFI kasi siya. Kailangan disable nyo muna yung UEFI niya. Punta po kayo ng MDR. Sa MDR nyo po, dun nyo po siya ipoformat. Kaya para hindi po kayo nalilito. So, para yung OS nyo dire-diretso. Pero yung iba naman po, kamukha ng mga Gigabit, mga Asus, halos maano naman po yon, dire-diretso na pagkalinagay nyo yung pambot nyo. So, yan po mga idol. Wala po tayong linalagpasan dyan ano, para makita po ninyo yung talagang paano natin siya reformat. Wala pong shortcut yan. Mahaba po yung video pero kompleto. At least, wala pong shortcut. Matututunan nyo po talaga. Panoorin nyo lang po. Medyo tiis-tiis lang po. Puros katakto yung maririnig ninyo. Pero at least makikita ninyo kung paano naman talaga lahat. Hindi natin siya puputulin, wala tayong tatanggalin. Para makita nyo talaga yung kabuuan. Kaya kailangan panoorin nyo. At saka guys, pakihit na lang din po yung notification bell. Tapos pakisubscribe na rin po itong ating YouTube channel. Tsaka pakishare na rin po sa mga kaibigan natin para po medyo may ano po natin to, makatulong din po sa iba. Lalos na po ngayon, puros work at home, mga home-based school, para pagka may mga problema, napasukan na virus yung ano nyo, bumagal yung PC ninyo o yung inyong laptop, madali na lang po kayong makapag-reformat. Ang problema lang po ninyo dyan is yung OS. Pero pagkano, ituturo ko rin po sa inyo paano kukuha ng OS sa internet. Marami naman na pong paraan ngayon. So, hindi nyo na kailangan bumili ng disk. Kaya lang po, sabi nga po nila, ano daw po yun, medyo piracy practice, sabi nga. Pero yun sa atin naman po kasi, for school purposes yun sa atin. Hindi natin siya pinapractice for piracy. Ipinapractice po siya natin for school metodo para po tayo matuto. Kaya ano, tuturo ko rin po sa inyo kung paano po kumuha sa website o sa internet ng OS na ilalagay po natin siya sa flash drive para kahit kayo lang po magkaroon kayo ng OS, pwede na kayong mag-reformat. Malaking bagay po yun, mga idol. Kaya kung ano, abang-abangan nyo po yung aking susunod na post. Kaya hit nyo na rin po yung notification bell, huwag nyo kakalimutan, mga idol. Nandito lang yon sa bandang kanan. Hit nyo yung notification bell. Para ano, tapos subscribe na po tayo. Kasi, para po ma-update po tayo sa lahat po ng ating mga video na ilalabas. O mga vlog na ating ilalabas, mga idol. So, waiting lang po muna tayo nyan. Kasi tuturo ko na rin po sa inyo paano siya i-minimize o tatanggalin natin yung mga updates, paano siya yan. O para pagkalinagay nyo sa internet siya, hindi siya yung 1 week nyo palang nagagamit. Minsan, naglalagay na siya ng registry number updates. Ang tagal-tagal nun, ang haba, kailangan nyo ng reformat nun. Kasi nun, nang nagiging cost nun, hindi nyo po kasi nadi-disable yung updates ng Windows at saka yung mga ibang bagay na kailangan i-close sa ating Windows. Napakahalaga po nun. Hindi po basta nag-reformat ka lang is okay na.
kailangan po i-minimize po natin yung ating mga updates at saka yun dun sa OS natin. So medyo may katagalan lang po yan mga idol. So antay-antayin lang po natin. So ayan na po, nag-setup na po siya. So yan, oh. Ikita niyo na po siya noon, papasok na po siya noon, oh. So press any key, wag na po tayong magpe-press any key diyan. Dapat po pala tinanggal ko na yung USB natin. Kalimutan ko pong tanggalin eh. So yan na po, pumasok na po siya. Yan po ang clean reformat. Kumbaga binura po natin lahat. Wala pong matitirang virus, wala pong matitirang ano dun sa old na ano ninyo. Pero kung may mga mahalaga kayong files dun sa old na setup ninyo, isesave nyo lang po yon pagdating dun sa hard drive. Huwag nyo pong ipoformat yon. Or kuha kayo ng ibang USB, isave nyo muna bago nyo i-reformat. Pero usually naman po, mas maganda kung burahin nyo na lahat yon. Kung yung mga pictures o ano, baka nandoon yung virus, kaya bumagal yung inyong computer. Mas maganda clean nyo na. Mag-upload na lang po kayo ng bagong application. I-ano nyo na lang po ulit. Mag-install na lang po. Para hindi na maapektuhan yung gagawin ninyong pagre-reformat. So, nandito na po tayo. Username. Halimbawa, ako po is Matthew. Opya, mali. Matthew. Po, hindi ko po kabisadong ating keyboard. Pang gaming po kasi to, Matthew Lopez. So, ayan po. Enter nyo lang po siya nun. O, next. Ine-next nyo lang po, Matthew Lopez. So, password, wag nyo na pong lagyan. Pero kung gusto nyo pong lagyan ng password, pwede po. Dito nyo lang po, tapos i-ano nyan. Tapos kung ilang hint na ilang beses i-ano yung password, pagka hindi na kuha ng tama, maglalock na po siya. So, next na po natin yan. So, product key, automatic na po yan. Next. So, dito po, ito po yung mga recommended settings, install updates. So, dito lang po muna tayo. Ask me later. So, dito po yung oras. Kailangan mag-set po tayo. Dito po tayo sa plus 8. Makikita nyo po, plus 8, tayo pupunta. Hanapin nyo po yung Kuala Lumpur. Ito po ang pinakamalapit sa atin na ano ng oras natin. So, click nyo, Kuala Lumpur, Singapore. So, ano na po yan, mag-update na po yung ating oras, date, lahat. So, mag-next na po tayo nun. So, ipapinalizing na po ng Windows Ultimate yung ating settings. So, ayan na po siya. Antayin lang po natin. So, medyo may katagalan po, no, mga idol. Pero, 20 minutes, kayang-kaya po to, 20 minutes o 30 minutes. Pero, mga more or less 1 hour, magre-reformat ka. Kasama na dun yung paglinis ng program niya. Kumbaga yung pag-disable at saka yung mga pag-ano ng mga iba pang settings sa Windows. Nagpe-pairing na lang po siya niyan. Tapos tatanggalin na po natin yung ating flash drive o yung ating USB. So, ayan na po. Naka-reformat na po siya. So, okay na po siya. So, magsha-shutdown. Tanggalin nyo na po yung USB natin nun. Pagka-shutdown, kailangan sabay po. So, tinanggal ko na po yung ating USB flash drive. So, okay na po siya. Naka-configure na po siya. So, ayan na po siya. So, sana po pala hindi ko na tinanggal yung flash drive. So, gagawin po natin, pupunta po tayo dito ulit. Sa, dito. Hanapin po natin ang CMD. O, command prompt. Enter po natin yon. Ay, hindi po yan.
ilalagay i-ano po natin yung ating. So pupunta po tayo dito mga idol. Pupunta po tayo dito sa ating control panel. Dito po. Dito po tayo magmi-minimize kung makikita nyo po itong mga to. So pupunta po tayo dito sa system and security. Tapos i-ano po natin siya. Lahat po ng mga dapat nating i-ano. So punta po tayo dito sa action center. Kung makikita nyo, action center nakalagay doon. Ayan o. So Windows update. Puntahan po natin yung Windows update. So dito sa Windows update makikita nyo turn on automatic updates, no, di ba nakalagay. So wag po kayong pupunta diyan. I-ano nyo, click nyo po 'yon. So check for updates. So wag po. I-ano nyo po 'yan tapos change settings. Install update recommendly. Never po. Lagay nyo never. So, tapos tanggalin nyo po yung naka-check na yon. Tatanggalin nyo po yon. So, click nyo po yung OK. So, babalik po tayo dito sa view. Update history. So, wala. Balik po tayo dito. Tapos, so, yan. Tama po ito. Wala na pong ano. Babalik po tayo nyan dito. So, Action Center. Backup and restore. Tapos ito po, ibaba lang po natin ng konti. Tapos i-okay nyo. Okay. Tapos dito, punta po kayo dito. Nakikita nyo po itong mga nagpaka-check na to. I-uncheck nyo po lahat yan. Uncheck nyo po lahat. Uncheck nyo po yan lahat. Tandaan nyo po yung mga inano ko ha. Yan po, dahil napakahalaga po nyan. So pagkano, babalik po tayo ngayon dito sa control panel. So balik tayo sa control panel. Nasa na ba yun? Hard drive, system. So action, galing na po tayo sa firewall. Punta po tayo sa firewall. So sa firewall, makikita nyo. Punta po tayo dito sa turn off firewall. So nakita nyo yung nagpaka-check na yon. Tanggalin nyo lang po nun yun. Tapos lagay nyo po dito sa kulay red. So okay na po siya nyan. I-okay nyo. So change notification settings. So yan na po siya, no? Okay. Tapos advanced settings. So nakita nyo po yung advanced settings natin. Ayun siya. So balik po tayo. Network and sharings. So okay naman siya. Control panel home. So okay siya. Balik tayo sa control panel home. So balik po tayo dito sa action center. Windows program. Ganyan lang po yung yan natin. Meron po tayo dito ng ano na medyo na wala ako doon ha. May kailangan pa po tayo dito kasing tanggalin eh. Sandali po mga idol ha. Hanapin natin. Erase category. Tama naman siya. So pupunta lang po tayo dito sa search na lang po natin yung update. Lagay po natin Windows update. Dito po tayo. So okay na siya.
View update history, change settings. So okay na siya. Display, device manager. Hindi po yan. Display. Okay. Control panel. So, ayan na po siya. Personal device and printer. Adjust resolution, control panel home. Pagkaano ng category niya. So, okay na po siya niyan. So, tanggalin na po natin yan. So, ito na po siya. Ang susunod po natin gagawin is lalagyan na po natin siya ng driver. So, saksak po ulit natin yung ating USB para malagyan natin siya ng driver. Yung driver po o yung utilities na tinatawag. So, open nyo po yung folder. Kung dapat po meron po na kayong driver, no? Pagkano? Kailangan po ma-i-ano po ninyo yon yung driver natin. Source, EFE. So, wala po dito yung driver ko. Sorry mga Lodi. Eject ko siya. Pero meron akong driver dito. Mga driver po natin, meron tayong driver na Snappy, driver pack, at saka yung tinatawag nila na 3DP chip. So, tayo kasi ang ginagamit natin is Snappy. So, ito na po yung aking driver. So, gagamitin natin dahil lang linagay natin is 32-bit. Dito lang po tayo muna sa 32-bit. Kiklik lang po natin yan. Ganyan lang po kadali maglagay ng driver. Makikita ninyo. Kailangan po, meron na rin po kayong OS. Tuturo ko din po kung paano kumukuha ng driver sa internet. Or kung paano kumuha. Ang usually kung wala kayong USB pa, pinakamadaling ginagamit is si 3DP chip. I-install nyo lang po yon. Kailangan po meron kayo nun. Pero kung may driver pack na po kayo, meron kayong Snappy, or meron kayong 3DP chip na naka-install na offline, mas maganda po yon, mas mabilis. So, ito na po. So, ito na po ang ating driver pack. So, install lang po natin siya. Nagko-compress lang po siya. So, check na lang po natin lahat para ano. Sigurado. So, ayan na po. So, okay na po siya. Enter na lang po natin. Install 9. Select all. Ayun po. Tapos install. Install na po natin siya. So, ganun lang po kadali. I-install niya na po yan lahat. Lahat po ng driver na yan na nandiyan dyan. Para po mandar magmula po sa mouse, sa keyboard, sa headset, sa USB, sa LAN. I-ano niya na po yan. So, yan po ka ang ating reformatting at saka installation ng ating driver sa ating Windows 7. So, mga idol, ayan. Kung makikita ninyo,
Dinagyan ko na po ng ano yan, ng land cable. Kaya kung makikita nyo ito, dumagdag. Nag-orange. So, i-check lang po natin yan. Kasi inano na po natin yung ating land cable. So, makikita nyo, ayun na yung ating land cable. Internet access, meron na po tayo. So, yan. Mga idol. So, mahaba-haba na naman itong ating tutorial video. Si-select all na po natin siya para wala na pong naiiwan. So, ayan na po. So, pumasok na po yung ating driver. O, yung tinatawag nating software driver para po sa ating mga ano. So, dahil may isa pang natitira, iano na po natin yan. So, yun na po, i-install na po natin yan. Kasi po, hindi po nakasaksak yung ating headset, kaya nagkaganyan po yung ano natin, yung ating driver. Pero bagamat wala yung headset, i-install niya na rin. So mga idol, konting-konting tiis na lang. So, kasi kapag tapos natin ng reformat na yan, nailagay na yung mga driver, wala pa dyan si Google. Pero meron na po tayong Explorer. Pwede na po nating magamit yan. Lumalabas po yan kagad kapag ano. So, i-ano na lang po natin yan. So, okay na po. Nailagay na po natin ang lahat ng ating driver. Oh, up to date na daw po siya. So, i-ano na lang po natin siya dyan. Oh. Close na po natin. So, pupunta po tayo dito sa ating sandali, babalikan po natin, no? Dahil na ano na po natin siya, HD Sentinel, Depreeze, kung gusto nyo pong lagyan ng Depreeze, pero yan, ginagamit po yan sa mga ano po eh, sa business. Ayun po si 3DP chip. So, Chrome, meron na po tayo ditong Chrome Setup 64. So, para mas mabilis po, hindi na po kayo malito. Dito, ikakabit po natin yung ano. Sa 3DP chip po, dito sa Explorer, pwede naman eh. Makukuha nyo sa ano na kagad eh. So, hanapin nyo lang po si Nanay. Nanay. Hanapin po ninyo si Nanay. Nanay. So, ayan na po si Nanay. Click nyo lang po si Nanay.com. So, yun po, lalabas po si Nanay. Kasi may internet na po tayo eh. Diba? Install updates and multiple apps in one time. Diyan po kayo kay Nanay magpunta. So, pagka nakita nyo na po si Nanay, nandiyan dyan na po, kailangan nyo po itong i-download. Ayun, i-check nyo si Chrome. Pipili na lang po kayo kung gusto nyo ng Skype. Nandiyan dyan na po lahat. VLC, iTunes, nandiyan dyan na po lahat ng gusto ninyong may ano. So, i-install nyo na lang po. Oh, nandiyan dyan na po lahat ng ano, yung Avira, yung mga tinatawag nilang antivirus. Nandito na po lahat. Oh, Dropbox, oh, Steam,
Oh, nandiyan na po lahat ng ano ninyo. Pipili na lang po kayo. So, igiget ko kasi kailangan lang po natin is yung Google at saka yung BLC. Yun lang muna ang i-download natin. So, pagka na-download na po yan, i-download na po natin siya. Titignan nyo po kung saan niya po dadalhin, ha? So, sabi doon, name, Nanite Chrome BLC. So, save nyo po. So, nakasave na po siya sa downloads. Save nyo, tapos irarun na po natin yan. Irun na po natin. Para diretso na po siyang mag-i-install. Run. Para diretso na po siya. Lalabas na lang po siya dun sa ating PC. Kaya po ito yung tinuro ko sa inyo kasi pangit naman po kung kukunin ko pa dun sa aking USB. Baka mamaya wala po kayong ganong klaseng ano, ganong klaseng format. At least alam nyo na kung saan nyo hahanapin. Pupunta lang po kayo sa Explorer. Download nyo na po dun sa Explorer. Papunta po kayo sa ano, pagka na-download nyo po, lalabas na po nun yun kay Google. So, makikita nyo, lalabas po yan dito, si Google. Kung gusto nyo ng Firefox, nandiyan na rin po si Firefox. Lalabas po dyan. So, medyo mahaba po yung ating tutorial video, pero at least iyan lang po munang ipapakita ko sa inyo. Kasi kapag lalagyan pa natin ng mga games, ng mga ano, susunod na lang po na vlog yun. Kasi masyado na pong mahaba yung ating tutorial video. Baka mamaya mainip naman po kayo sa panonood. So, antayin lang po natin lumabas si Chrome. Yan lang po natin. So, mga idol, maraming salamat po. Sana hindi kayo nainip sa akin tutorial video na naman na sobrang haba. Pero sana po, panoorin nyo ng buo. Dahil kung hindi nyo po papanoorin ng buo, may malalagpasan po kayo. Sayang naman po. Hindi nyo makikita yung hanggang sa huling proseso ng ating video. Kaya, sana po, please, pakiusap, panoorin nyo po ng buo. So, ayan na po. So, sa Windows 10 at saka sa Windows 7, halos same lang din po yung process. Magkaiba lang po ng proseso ng pag-minimize o yung pagtanggal po ng mga updates. Kasi si Windows 10 medyo maraming kinakalkal na, no? Pero halos same lang. So, antayin lang po natin siya. Lalabas na po niya. At dun sa mga may-ari ng mga PCnet or mga ano, ayan po, makikita nyo, lumabas na po si Chrome. Nag-install na po. Tapos yung BLC, susunod na niyan. Kung ano pa po yung mga kukunin nyo dun sa website na yon, lalabas na po dyan. So, ayan na po, lumabas na po. So, itetest po natin kung legit po siya talaga. No, mga idol. So, i-restart lang po muna natin para makita po natin kung talagang hindi na siya mawawala at talagang nandyan na siya. Di po ba, mga Lodi? Yun po ang kailangan nating makita dyan. Matest natin. I-dry run na po natin siya. So, makikita po natin. So, mga idol, ayan po, makikita nyo yan. Sana po magustuhan nyo ang ating video tutorial na to. So, mga idol, sana makatulong to sa inyo sa mga pang-araw-araw ninyong mga gawain sa buhay. Sa lalo na computer age na po tayo ngayon. Restart later na lang po natin. Tapos ayun na po. Click nyo po si Google. Tignan po natin kung talagang lalabas na si Google. Ayun na po. Lumabas na po si Google Chrome. Get started. O yan po. Next. Next lang po natin siya. O, continue. So, okay na po siya. Okay, oh, ayan na po ang ating Google. Oh. So, meron na po tayong Google. YouTube.
Ayan na po. So, ito po ang buo o ang step-by-step procedure ng ating pagre-reformat, mga idol. Sana po, hit nyo na po yung notification bell. Paki-share, i-like, tapos mag-comment po kayo kung ano po yung gusto ninyong i-comment sa ating comment section. Ito po yung ating nagiginawa. So, mga idol, sana naman po makatulong sa inyo itong video tutorial na to. At sana panoorin niyo po ng buo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.